my channel. And for today's video, ang gagawin ko lang naman yung new normal makeup look natin today. Kasi syempre, alam naman natin kung ano yung nangyayari sa ating kapaligiran and may virus na kumakalat. So, dapat aware tayo dyan. Bago tayo mag-start sa ating new normal makeup, make sure to subscribe on my channel down there and also click mo na rin yung bell para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. So, let's get started! Okay, so, syempre, kailangan natin ng base, kailangan natin ng sunscreen at the same time, kahit na magmamask tayo. So, yun na kasi ang new normal natin, guys. Parang naging underwear na natin ngayon ang mask or facial mask. Kasi nga, dahil sa virus na nangyayari, kailangan tayong laging nakamask. Una, gagamitin ko muna itong collagen hyaluronic acid, yung glow and tone from Fresh Skin Lab, yung kanilang all-day makeup setter. Ayan. So, ito muna yung gagamitin ko para ma-freshen up and para ma-hydrate yung face ko bago ko lagyan ng makeup. And also, gagamitin ko rin itong pang-set ng makeup right after. Mag-mist muna tayo. So, nakapag-mist na tayo, pat-pat lang natin ng konti para mag-dry and ma-set or ma-prep yung ating mukha. Mahanda siya sa ating gagawin. Ganyan. So, ngayon, after natin ma-prep yung ating face, gagamitin ko rin ang 98% Tomato Glass Skin, yung kanilang water drop cream. Favorite ko to sa line na Fresh Skin Lab. Kitang-kita nyo naman, sobrang konti niya na at ang nipis niya na. Nagbibigay sa akin to ng parang primer effect. So, gagamit tayo ng kanilang water drop cream. Ito siya, guys, so. Ayan. Ayan. Tapos, ilalagay lang natin siya sa buong mukha natin. Kasi guys, meron tong SPF 30. Nasa sa inyo kung mas mataas pa na SPF yung ilalagay nyo, mas good yon. Para at least talaga mas protected yung inyong mukha. Lalo na kapag lalabas kayo ng bahay. Hindi naman porket nakamask kayo. Dahil nga kalahati ng mukha nyo ay takip, e protected na dahil nakamask. Make sure na maglalagay pa rin kayo ng sunscreen. Para hindi nasusunog ang ating mukha sa sun rays. Basta may SPF, guys. Pero feeling ko kung talagang lalabas kayo, mas maganda yung may broad spectrum para mas protected yung mukha nyo. So, i-apply mo lang siya buong ganyan sa mukha mo. Talagang dapat ma-applyan mo lahat. Especially dito sa part na to, guys. Dahil, ayan ang nakalabas. So, hindi siya nakatago sa mask. Ang nakatago lang naman sa mask ay yung simula ilong hanggang bibig natin. Yun lang yung nakatago. Diba? Kitang-kita niyo yung eye bags ko. Kaka-Netflix ko yan eh. After natin maglagay ng base natin, ngayon mag-start na tayo sa ating foundation. Actually guys, dahil nakamask naman tayo, parang mas okay kung mas less talaga na product yung ilalagay natin. It's because matatakpan din naman siya ng mask. So, nonsense lang kung magpo-full glam tayo ng makeup. Ito lang talagang part na to yung talagang makikita nyo. Kasi yun lang yung hindi natatakpan ng mask. So, by the way, gagamitin ko pala tong Lights Camera Action ng Superface para sa aking foundation today. A-apply ko lang siya sa aking under eye. Tatakpan ko yung dark circles kasi kitang-kita dyan yung kapuyatan mo, girl. Pinaghirapan mo yan. Pinaghirapan mo magpuyat. Ayan, ang kinalabasan ay baggers. And then yung mga chismis natin sa forehead, takpan natin. Sige guys, pag ako nga ay napasok sa school, sunscreen lang. Yung talagang pang base lang, yun lang yung ginagamit ko. Sunscreen, setting spray para hindi mag-dry yung face ko. Tapos hindi na ako talaga nagme-makeup talaga. Kasi nga, hindi mo may iwasan na dumikit yung makeup sa mask mo eh. Kailangan lalabhan nyo yung mask mo. And also, dapat yung mask nyo laging may filter. Ayan, tatakpan ko lang dito ng malala yung aking eye bags. Kasi kitang-kita siya, girl. Tapos yung the rest, kung ano na lang yung natira sa sponge, yun na lang i-apply ko sa underneath ng aking face. Dapat nga hindi na tayo nagpa-foundation talaga dahil pag naglalagay ka kasi ng foundation, syempre nakamask ka. Bukod sa didikit sa mask mo, foundation na ilalagay mo, pwede rin siya makakos ng clog ng force mo or yun pa yung magiging sanhi para magkaroon ka ng tigyawar. So, itong powder na gagamitin ko is from Airspun. So, ayan siya guys. Tapos, magtataktak lang ako ng konti para lang maset yung kalahati ng mukha natin. Powderan ko na lang din yun lahat para hindi sayang. Dapat mapowderan kung ano yung nalagyan natin ng foundation para mag-set siya at hindi kumapit. Dapat nga guys, magko-concealer pa ako. Feeling ko kita yung eye bags ko. Pero matatakpan naman siya na.
setting powder. Kaya, pwede na yan. Kung saan yung pinaka-prone ko na eye bag, dun ako magko-concentrate. Tsaka dito sa my brow area. Kasi ito lang naman yung lalabas. So, dapat plakado tayo dyan. Tita pa rin siya, girl. Ganyan talaga pag pinagpuyatan mo yun, no? Lalabas at lalabas siya. Tapos kung ano yung natira, yun na lang yung i-apply ko dito sa buong mukha ko. Tsaka dito hanggang sa neck part ko. Yeah. Kung ano lang talaga yung natira. Kasi sayang, girl, eh. So, dapat i-apply natin yan ng ganyan. So, after natin mag-powder, gumamit naman tayo ng ating pangkilay. So, ito lang talaga yung center of attention natin. Dahil, yun lang ang kita. Ang gagamitin kong pangkilay is from Detail, Make It Pro. Guys, this is in the shade Brunette. So, ibabrush ko lang yung kilay ko upward. Then, gagamit lang ako ng kanilang product. Gawin na natin pang malakasan yung kilay natin. Kasi ito lang yung makikita. Dapat ngayon, guys, lagi tayo talagang nagsasanitize at nagdi-disinfect ng mga kagamitan natin. Kasi hindi natin nakikita ang kalaban natin. Para siyang mysterious. I'm just gonna apply this one. Middle to tail yung gagawin ko. Dito ka na lang bumawi sa kilay. Kasi hindi na tayo makakapag-lipstick, hindi na tayo makakapag-blush on, hindi na rin tayo makakapag-contour, nose line. Wala man ako ino-nose line sa bagay. Sorry lang yun. So, brush up lang natin siya. Dahil kailangan natin itaas lahat. So, tapusin ko muna yung kilay ko. Tapos, babalikan ko kayo. Kasi mukhang hindi siya nagpapantay. Hindi nakikisama. Okay, so, ayan na yung nagawa kong eyebrows. Ayan na talaga yon, girl. So, ngayon, magdako na tayo sa ating eyebrow gel. Nichido Clear Eyebrow Gel. Mukha siyang malinis tignan kapag naka-eyebrow gel. Ngayon, magdako tayo sa ating eyes. So, gagamit lang ako nitong eyebrow eyeliner na color black. Ito siya, guys. Parang alam ko nabibili nyo ata ito sa mga palipalengke. Basta dyan lang sa mga tiyangge. Gagamit lang ako nito para lang mag-tight line ng eyes ko. Tsaka mag-wiwing lang ako ng konti. Ganyan. Gusto ko yung manipis lang yung pinaka-dulo. Tapos, ita-tight line ko yung pinaka-lower. Ayusin natin. Mukhang napasobra ata tayo ng lagay eh. So, ngayon, after natin mag-tight line ng soft wing liner, gagamitin ko to Novo Eyeshadow Glitter para lang magbigay buhay sa ating mata. Dahil yun lang din naman ang nakikita. Siya, ganito siya, guys. Ayan. Maglalagay lang tayo ng ating sparkle up sa ating mata. Tapos, ikakalat lang natin siya. Kung ano yung nasa eyes, yun na lang din yung ikakalat natin. At ganun din sa kabila. Makita nyo, ang ganda ng pagkakasparkle. Ganito na ang ating new normal. Sa ayusin ulit natin yung eyeliner natin kasi nagkaroon siya ng glitters. Ang galing-galing. Ayan, so natapos ko na ang aking touch-up sa aking eyes. Ayan na siya kung makikita nyo. Parang binungko lang yung aking mata talaga dyan. So gumamit na tayo ng ating curl lash muna. I'm using my Nichido curl lash para malip ang ating lashes. So, wag na wag nyong kakalimutan, guys, na magdala lagi ng alcohol. So, kahit saan kayo magpunta, dapat laging may dalang alcohol and yung mask, which is very important. Pag lumabas kayo ng bahay nyo, dapat nilalagay nyo na useless ang mask kung tatanggalin nyo siya. Kapag galing ka sa labas, make sure na pag uwi mo, magdi-disinfect ka ng sarili mo para yung tao sa bahay is hindi mo mahawaan kung ano yung nakuha mo sa labas ng bahay. Ngayon, I'm just gonna use the Falsies Lash Lip from Maybelline. Ito yung kanilang pinakabagong mascara. Ililink ko na lang din sa description box below ang aking review for this mascara, yung newest mascara nila. Kaka-release lang talaga nila nito. And makikita nyo sa review kung ano yung pagkakaiba. Nag-apply muna ako sa may tuktok or yun sa pinaka-edge ng aking lashes. Kasi, lalagay tayo ng falsies. Doon na lang natin kakabugin yung mata natin. Kailangan ako ng first coating, tapos gagamitin ko tong Kiss na Full Bouncy Volume Curl, which is Gen Wispy. Ito siya, guys. Ayan. Gagamit ako ng ating falsies. And ang gagamitin kong pandikit is yung number one from Japan, yung Dup Eyelashes Fixer X. Ito. This is my first time na gagamitin to and sabi nila talagang madikit daw kasi dikit ng mga haliparot. Charot. Ganyan siya, guys. So, sabi nila madikit talaga to. So, let's see.
So ayan, nakabit ko na ang ating pamaypay na ating pilikmata. O diba, laban na laban ang pilikmata natin. So lalagyan ko rin yung baba para hindi naman ganun ka-awkward kasi tinan mo parang pamaypay yung aking falsies, laban na laban. Wala ako masyadong pilikmata dito sa baba eh. Kaya laging sa taas lang ako nagmamaskara pero eh, dahil ito lang naman din ang ating ipanlalaban mata. Maglagay na tayo. Tignan nyo, oh, bilang na bilang, iilang piraso yung aking pilikmata sa baba. Diba? Oh, parang useless. Hindi nyo rin nakita. Pero by the way, meron yan kahit hindi nyo nakikita. So, dahil tapos na ang ating part ng mata, ilagay na natin yung mask natin. Dahil hindi na natin kailangan mag-lipstick, blush on, contour, at nose line dahil wala naman ako noon. So, maglalagay lang ako netong Roto Lysi for contact lens to, guys. So, kung hindi naman kayo naka-contact lens, okay lang. Optional lang naman to dun lang sa mga naka-contact lens para lang ma-hydrate yung inyong mata. Dahil naka-contact lens nga kayo, so dapat hydrated din ang inyong mata. So, parang cooling sensation kasi to sa ating eyes. Okay, so for the final touch-up, kailangan natin ng mask. Kasi yun na nga yung new normal, di ba? So, I'm gonna use this mask. Dapat sakto sa mukha. O, di ba? Nakita nyo? Hindi na nakita yung kalahati ng mukha natin. So, ang panlaban lang talaga natin ay mata. O. Let's aura na. Sabi ko naman sa inyo guys, so kapag nakamask kayo, ito lang ang mahalaga, kilay at mata. At ayan, bongga na, pwede na tayong mamalengke, pwede na tayong mag-grocery, protected and gorgeous! So guys, kung nagustuhan nyo itong ating new normal, make sure to subscribe on my channel down there. So i-click mo na rin yung notification bell beside para maging notified ka whenever I upload videos on my YouTube channel. Don't forget, like this video, comment down below kung gusto mo ma-shoutout or any suggestion para sa ating next video. Stay safe always, mag-sanitize, always tayo dapat laging may mask. If may face shield kayo, mas better. Have a good one and I love you all. Goodbye! Makeup look for today.